dating trending couple vlogger noon, nasa kalsada na ngayon. Daddy Frankie, tutulungang makarecover ang dalawa at makabalik sa pagbablog. Sa part 2 ng kanilang kwento sa Daddy Frankie Vlog sa YouTube channel, nabigyan ang couple ng pagkakataon na makabangon sa kinakaharap nilang pagsubok. Ito'y matapos ma-restrict ang kanilang page sa Facebook pagdating sa Maynila. Dahilan para huminto ang kanilang earnings o revenue sa Facebook. Ayon sa kanilang kwento kay Daddy Frankie, tubong Jensen ang couple vlogger at nagpunta sila ng Cebu at dito na sila magsimulang mag-vlog at makilala sa social media. Agad pumatok ang kanilang mga videos dahil sa kakaibang content nila as couple vlogger. Agad pumatok ang mga ito at nakapag-ipon-ipon din ng pera hanggang sa naisipan nilang magpunta at makipagsapalaran sa Maynila. At dahil may ipon naman sila, nagrenta sila doon ng paupahang bahay hanggang sa isang araw na restrict ang kanilang pains. Dahilan para maubos ang kanilang savings dahil wala ng ads ang kanilang mga videos, wala na rin pumapasok na kita sa kanila. Hanggang sa wala na silang pang-upa ng bahay at dito na nila naisipang tumira na lang sa kalsada. Isang araw, habang nagpa-park si Daddy Frankie, namangha ito sa couple vlogger na nooy sweet na nakaupo sa gilid ng isang establishmento. Buhay pagpa-parking boy ang pinagkakakitaan nila at sila ang nakatoka noon sa sasakyan ni Daddy Frankie. Dito naisipang i-vlog ni Daddy Frankie ang dalawa at walang kaalam-alam noong una na sila ay dating trending na couple vlogger hanggang na-reveal na ito sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan. Binalikan ni Daddy Frankie ang mga ito at pinatuloy pansamantala sa kanilang bahay at binigyan niya rin ito ng mga trabaho.